good morning. Today we are going to overhaul the generator number 2. This is general overhaul. We replace the piston ring and honing the liner. First here in the control room we are going to put in a manual mode. And also here in the local, put in manual mode. Stop the level piping pump and close the jacket cooling water and drain. We transfer the lub oil from some tank to drum by means of air pump. This auxiliary engine maker is a MAN BMW XTX engine. Engine model 523/38. Inline 5 cylinder, 225mm cylinder diameter, 300mm length of stroke. The engine fuel consume LSMGO or low sulfur marine gas oil and very low sulfur fuel oil. The engine speed is 720 rpm and the engine output is 650 kilowatt. Compression ratio is 13:1 and maximum combustion pressure is 130 bars. And this is a 4-stroke cycle engine. The alternator capacity is 775 kVA, ratings of 750 rpm, and voltage is 450 volts, and the frequency is 60 Hz. The power factor is 0.8. Yan si Master, si Conjuner, Master sa Baklasan. Grabe init sa engine room, about 48 degrees Celsius. Dito tayo ngayon sa bandang Caribbean, so pabibitawan natin sa Panama canal. Kaya napakainit. So guys, we are loosening the nut of the cylinder head covers. Tatanggal na yung mga upper components of the cylinder head, kagaya ng rocker arm, fuel bulbs, saka mga pusrod. Niluluwagan natin ang mga nut bangin sa hydraulic jack. Pagkatapos ng luwag ng mga nuts, sunod-sunod din natin pinutin mga cylinder cover. Ayan, isa-isa na natin bagay natin yung mga cylinder cover. Bagay natin sa workshop tsaka recondition. Palitan ng bulbs, decarbonize, palitan ng mga oils, at saka i-grind ang mga bagula. Ito yung resulta ng gross compression pero ng carbon yung makasunod ng fuel at saka malakas na rin ito mag-consume ng lube oil. Mataas na rin yung exhaust temperature. Thank you.
So ngayon guys, ang piston naman ang bubunutin natin. Luwagan natin ang connecting rod cap by means of the hydraulic jack. Habang nilalawagan ang connecting rod cap sa baba, kailangan nakakonekta na yung chain block sa piston para hindi bumagsak. Pagkatapos bunot ng lahat ng piston, kailangan natin ihonin. Yan guys, ito ang panel katabit natin sa ilalim ng liner para masahod natin ang mga dumi na o mga ribaba mag-grind natin ng toning stone. Meron siyang tatlong bolt para mag-lock dun sa pinakababa ng liner. Pipitan natin ang lock bolt sa dulo ng liner. Kailangan natin sahurin ang mga ribaba at saka yung langis na ginawa natin lubricant habang ginagrind. At pagkatapos grind, kailangan natin linisin ng diesel oil. Flushing natin ng diesel oil para malinis. The main purpose nito ng honing ay ang pagtanggal ng mga catalytic fines ng fuel. Habang inahoning, banta natin ang mga piso na nakasegregate at saka ipapalinis natin. So guys, thank you for watching. See you next video, the continuation of our overhauling. Don't forget to subscribe, like, and share. And click the notification bell so that it will notify you to our next video. God bless.